Good evening mga ka-adventures. So tara, samahan niyo ako guys at magpapagas lang naman tayo. Hindi, charot. Papagas lang, nag-vlog pa eh, no? Hindi. Mag-ano tayo? Pupunta tayo sa bahay natin sa west, sa kabila. At kukuha lang tayo ng product natin. Na-miss ko kasi mag-drive eh. Buong araw akong nasa bahay lang at nagkatrabaho. Kaya na-miss kong lumabas at mag-short ride man lang kahit pa paano papunta sa amin sa west, sa kabilang bahay. So yan, ngayon na lang ulit nakabayahin ng, or nakapag-vlog ng gabi. And na-miss ko lang yung camera natin na nakakabit dito kasi lagi tayong nagpo-vlog. Lagi tayo nagbablog ng naka ano lang, camera or naka hero bracket or naka ano lang, kahawak lang. Before tayo pumunta dun, siguro magpagasta muna tayo, then konting kwentuhan lang naman about sa trabaho. This week kasi medyo medyo stressful lang konti since marami tayong inahabol ng mga benta. Yan, syempre as a real estate property specialist, nag-abol tayo ng benta and kailangan natin kahit pa paano mga kota ng benta and makapag-contribute ng sales sa team natin or sa division natin. So yan, right now we're here in Puting. So dito maraming pagasan dito eh, kaya dito ako lagi nagpapagas and also medyo mura-mura pa yung gas dito kahit paano compared sa C5 area o yung along C5 road na yan. Mas mura kahit paano yung gas dito. Hindi ko din alam kung bakit eh. Yan. Sa mga nakakalam, just comment it below. Sa mga nakakalam, bakit mura nga, medyo mura-mura ang gas dito sa Puting na to. Puting area to. Dito ako madalas nagpapagas either pag motor, uni-oil lang naman. Pero pag nakasasakyan ako, ang pinapagasan ko lagi either Shell or Petron. Kasi Blaze or yung premium lagi yung pinapagas ko, hindi unleaded. Ang daming tao. Ano kaya? Ayan, good evening mga guys. This is PJ Adventures. So, I'm an aspiring moto vloggers here in Philippines. So, siguro I think I'll suggest lang din ng sa mga starting na tulad ko as moto vlogger, yun, siguro kahit pa paano may advice ako sa inyo kahit pa paano dahil tinaray ko or sinubukan ko dahil gusto ko talagang maging moto vlogger in the future or maging sikat na moto vlogger dito sa Pinas. Yun nga, I think number one ng kailangan mo is tiwala or risk taker ka dapat or dapat subukan mo agad or gawin mo agad. Kasi kung hindi mo gagawin kung ano yung gusto mo, walang mangyari dun. So yun, number one, kailangan mong gawin kung ano yung nasa puso mo o kung ano yung gusto mong gawin. Then yung mga iba naman dun magpapalos na. So number one yun, kailangan gusto mo yung gagawin mo as magbablog ka. Eh number two siguro na kailangan mo is syempre yung gadget mo. Like you can invest at least Hero 4 lang or Hero 5. Medyo mas mura-mura naman na siya kahit paano. Then kung wala talaga, pwede you can use cellphone or you can use cellphone, front camera cellphone or pwedeng may nakita ko mga nakalagay yung phone dito sa harapan. So I think yung number one, number two na kailangan din na kung mag-start ka as moto vlogger dito sa Pilipinas, at least you have gadgets or you have Hero 10 or cellphone. Yan. Bali, kailangan mo din yun talaga. Yan. For my setup naman, Hero 10 kasi to and in-upgrade ko na din kasi dati naka-Hero. Actually, I started in Hero 5, then nag-try ako next is Hero 7, then after that tag-Hero 8 ako. Then after Hero 8, hintay ako ng Hero 10. Then di agad ako nakabili nun. Pero nung nag-11 na, nagmura na yung Hero 10. Ito na yung binili ko.
So yun nga, gadget number 2. Sa number 3, I think na masasuggest ko sa gustong mag-moto vlog is siguro yung pagiging mayayain. May mga hiyaya naman tayo, pero yun nga, pag nakatapat tayo sa camera or ano doon yung wala, dapat di ka mahiya na magsalita. Kung ano yung mga nasa isip mo, dapat yan sabihin mo or i-share mo sa mga viewers o possible viewers na magiging followers mo and magsusupport talaga sa'yo in the future. So yun, number 3 yun, and dapat maging mayayain and dapat honest ka sa lahat ng mga sasabihin mo. Then I think yung number 4 is nakita ko is number 4, dapat madami kang naiisip din at marami ka rin content na nasa isip mo or nasa utak mo na kung ano yung tingin mong magugustuhan ng mga viewers mo, kasi actually sobrang daming gumagamit ang social media kung saan mo i-upload yung mga video mo or mabablog mo. So sobrang dami, and ikaw na lang din talaga mag-iisip kung anong content ko or kung anong i-vlog mo. So yun, number 4 yun. So dapat you have more idea. Pagas mo na ta. Sir, full tank mo na? Oo. Yan. Medyo mura-mura kasi ang gas dito. So sana tayo guys, number 5. Yan. Sa number 5, I think sa mga aspiring motovloggers sa tulad ko is I think kailangan nyo din ng ng commitment. Yan, hindi lang siya para lang sa kumita kayo ng pera in the future. Future nyo, kung talagang sumikat kayo or makilala kayo as motovlogger or dumami yung views nyo. Yung commitment nyo na starting motovloggers na mag-upload lang kayo na mag-upload kung ano yung mga naiisip nyong content, i-upload nyo lang i-upload, kasi hindi naman lahat din ng mga vlog ng starting motovloggers is talagang nag trending yan. Yung word natin social media, nag-trending. So mas talagang as per my experience din talaga dapat sipagan nyo lang din, talagang committed dapat kayo na mag-vlog, kasi hindi nyo masabi may isa kayong content na magagawa na let's go. So yun nga, dapat committed din kayo na mag-upload as kahit every other day, pero mas the best kung every day talaga yung upload nyo. May mga long shot, may mga long video kayo na puputol-putulin. Ayun, diba? Pwede naman din yung puputol-putulin nyo kung ano yung magagandang nasabi nyo sa vlog na yun. Pwede nyo naman din ikat yun, then i-edit nyo. Then I think yung pang-anim is para sa akin is dapat meron kayong knowledge kahit paano, or aralin nyo yung technical, like paano mag-edit ng mga videos nyo, kung paano magiging mas paano mas alam nyo papanoorin talaga ng mga tao, kasi kailangan may skills din kayo talaga na marunong kayo mag-edit ng mga video nyo. Kasi as starting motovlogger is hindi naman agad kayo makakapag-hire ng mga editor nyo or mga personal editor nyo sa mga ibinablog nyo. Yung mga nagbablog naman na sikat talaga sila Motodeck or sila ding katagumpayan. Yung may mga talaga yan. May mga editor na yan, kasi syempre talagang famous or madami na kilala na talaga sa industriya ng motovlogging. Talagang sobrang dami na nilang ginagawa. Ayan, kaya wala na sila masyadong time para makapag-edit ng mga content nila. So, yun.
I think number one yun, dapat marunong kayo mag mag-edit. Mag-edit ng mga videos nyo, yan. I suggest like kung Hero 10 or Hero or GoPro yung gamit nyo, might as well you can use the GoPro Quick. You can download it naman sa Play Store. Then pangalawa is CapCut. I think yan mas the best din gamitin. Sobrang galang yan kahit sobrang laki yung files yung i-edit nyo. CapCut, I recommend din talaga yung ano na yan, yung application na yan. Sobrang gaan mag-edit. So I mean, wala siyang lag talaga, wala siyang slow. Yun. And siguro yung medyo for advanced na yung like you can use the Photoshop or Adobe After Effects, like something like that. Yung talagang mga pang-editor na talaga. So yun, numbers section, kailangan nyo talagang mag invest din sa time, mag invest sa knowledge. Kailangan nyo pag-arala kung paano mag-edit ng mga videos or mga content na i-upload nyo. So number 6 yun. Sa number 7, I think I recommend siguro sa number 7 natin is wala na ako naisip eh, actually. Pero I think sa number 7 is mali nyo lang, yan. Mali nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. Mali nyo lang kung ano yung pinaka-importante. I think ito yung pinaka-importante sa pagbablog. Mali nyo lang yung ang ginagawa nyo. Like, dapat walang ibang tao kundi sarili nyo yung magmamahal sa ano nyo. Number one yan. Na magmamahal dun sa ginagawa nyo. Like, itong sa motovlogging. Kasi, yung mga followers mo or yung mga viewers mo, makikita nila kung makikita nila yung paano ka mag-vlog. Kung alam nila talaga, mararamdaman naman nila yun na mahal mo yung ginagawa mo. Then dun papasok na yung madaming viewers, then magkosupport talaga sa'yo and followers. And number, yun nga, syempre kung mahal mo talaga yung ginagawa mo or hindi ka naman naghihintay or nagbablog ka lang dahil alam mo kikita ka in the future, hindi, wrong mindset yun para sa akin, I think. Kasi money will follow naman na in the future pag talagang sinuport ka na ng mga tao, talagang nagtiwala na sila sa inyo sa vlog mo. So yun, ayun yung pinaka-importante. Kasi kailangan mahal mo talaga yung ginagawa mo. Kahit naman sa lahat ng ibang bagay, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan mahal nyo yung ginagawa nyo. So yun. So yun lang. I think yun lang yung vlog natin for tonight. And I hope na gustuhan nyo, nag-enjoy kayo. And thank you so much. Ingat.